So all this time, no, ang naiisip ko pag sinasabi ng anghel ay ito, ayan, isang tao, lalaki o babae na may maamong mukha, tapos may pakpak, tapos sa guardians natin sila. But recently, no, nakita ko itong tweet na to at sinabi na ang mga anghel daw pala, no, ganitong itsura. Medyo nakakatakot sa totoo lang, kaya titignan natin. Yan. Medyo disclaimer lang, this is more of a reaction than me providing information sa inyong lahat. Kasi titignan ko lang din kung ano nangyayari dito. But I did a little researching. Medyo nag-research ako ng very, very slight lang para hindi rin ako masyadong ma-spoil. And ang daming references pala, no, ng mga angels na to for accurate look ng mga angels. At galing sa iba-iba ng mga textures. Ulit, disclaimer lang, hindi lang siya tungkol sa Christian version ng mga angels, kundi may iba-iba pa. Tingnan natin yung tweet na yan ngayong araw na ito. Anyways, bago tayo mag-umpisa, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga stories natin na kagaya nito. Okay, tingnan natin ito ngayon. So sabi niya dito, akala niyo ba ang mga anghel ay mga cute creatures? Hindi. Ito ang itsura ng isang cherubim. Cherubim angel. According daw, no, sa text ng Bible. Kung alam niyo kung ano yung mga textures niya, nilagay niyo na lang din sa ilalim para makapagbasa din yung iba. Kaya mo bang imagine na magpakita sa'yo ang ito para magbigay ng isang mensahe? At ito yung kanyang itsura. Alam mo, nakita ko, no? Nagbasa-basa ako. Ano ba yung cherubim? At ito yung aking nabasa. Sabi dito, no, sa Ezekiel chapter 1, verses 15 to 16. These creatures have four faces, no? As I looked at the living creatures, I saw a wheel on the ground beside each feature with its four faces. Apat yung mukha daw ng mga cherubim na isang anghel, ha? This was the appearance and structure of the wheels. They sparkled like topaz and all four looked alike. Each appeared to be made like a wheel, intersecting a wheel. To yun. Meron pa isa dito, seraphim, an angelic being with six wings. Isa pa yun sa mga anghel. Apparently, maraming levels yung mga angels pala in order of authority. Yung mga seraphim daw, they cannot stare at God's holiness directly. Ang dami nila, sa totoo lang, nakita ko nga din, but siguro kaya medyo nakaramdam din ako ng takot kasi hindi ito yung ina-expect mo. Natatakot lang naman tayo sa mga bagay kung hindi natin sila alam. Iba rin kasi pinakita sa atin, yung ano, diba, yung pop culture na tinatawag, ang pinapakita talaga sa atin yung lalaki or babae nga na may pakpak, tas maamong pa. No? Cherubim angels do not look like this. Hindi daw ganito ang itsura. Another example of whitewashing history. Again, this is more representative of angels. They are told to have even more eyes and most wings are used to hide their bodies with the last two reserved for flying. Okay! Kung makikita nyo po yung larawan dito, oo nga, nakatakip sa katawan. Tapos, yung last, ganun pala yon. Yung last lang yung ginagamit na panglipad. Ibang klaseng angels na... Anong klaseng angels naman? Angels burger. De, charot lang. Ayun siya. This is the next class of angels. Yung seraphim. Note, they don't even have a body. Just wings and eyes. Yun nga din napansin ko. Bukod sa mga pakpak, lahat talaga may mata. Meron pa akong nakita isa na parang malaking bilog lang. Tingnan natin kung makikita natin sa series of tweets na ito, no? But wait, sabi niya, meron pa raw na mas mataas na level ng anghel. At aya, eto ata yung nakita ko. Eto daw ay si Orphani. Mayan yung kanyang litrato. These are supposedly the highest class of angels. And literally, constantly guard the throne of God. Sila daw yung nag-guard, nagpo-protekta dun sa trono ng Panginoon. Apparently, they are literally just wheels of blinding light with eyes everywhere all over them. Ano kaya yung kapangyarihan? Ano kaya yung ginagawa nito, no? Yung powers ba? Ganon. May nagsabi din kasi na ano, kaya yun yung imahe natin sa mga angels kasi nagpapalit sila ng form sa kakayahan. Umaayon, no? Bumababa ng level ayon sa kakayahan ng tao na mag-perceive. Kung ano yung kayang intindihin ng tao. Diba?
Yun yung isa sa mga nabasa ko din sa mga Christian or Bible na mga ano tawag ito, na website. Actually, merong palabas. Dalawa yung palabas, no? Medyo nakakatakot. Martyr at saka Saint Maud. Ito eh, hindi naman siya accurate dun sa Bible, no? Kasi ano lang sila, mga horror movies sila. Pero the first time na narinig ko nung nagsalita yung Panginoon doon sa Saint Maud, nakakatakot kasi ibang-iba sa ine-expect ko. Pag hindi talaga yun yung ine-expect mo, masyasyak ka talaga. Tignan natin kung kaya namin maglagay ng 5-second clip dito ng boses na yun. Gadwin Valch Ohonati. Which explains why I'm biblical. Pictures you have these things, it's them. Ito, hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Mukha siyang Olympic rings, no? And this picture makes a lot of more sense now. Hindi ko alam kung ano yung reference dito. Disclaimer lang ulit, hindi kasi ako biblical na tao. Hindi ako, religious talaga. So kung alam niyo yung nangyayari dito, makiki-explain na lang po sa baba. The higher rank angels just end up looking more and more abstract, but one thing remains eyes. Napansin ko din yun, di ba? Kung makikita lang, ipakita natin mga picture. Lahat sila may mga mata. For those of you asking, yung reference daw, hindi lang isa, pero madami. So may mga angels din naman, hindi lang sa Kristyanismo. Meron din siguro sa iba. Diba? The main thing is to learn Hebrew at pakinggan yung version nila ng creation. Supposedly, everything they state is pure fact, and honestly, you wouldn't believe the difference to the Christian version. Ayun lang din siguro, let's be respectful sa iba. Hindi porkita hindi ito yung kinagisnan natin ay i-disregard na natin. Iba-iba kasi talaga ang paniniwala ng mga tao. At believe it or not, yung mga paniniwala natin may, kung makikita mo, may mga similarities talaga. Parang iba-ibang version lang ba? Okay. Sabi niya dito, eto, hindi ko alam to. Hindi daw talaga si Adam and Eve. Ang una daw talaga, Adam and Lilith. Paki-confirm sa mga biblical na mga tao dyan, ha? Hindi ko alam to, hindi ko nabasa to. May isang babae pa daw na ginawa bago si Eva. Siya daw ay ginawa, hiwalay, at hindi mula kay Adan. Bagong impormasyon sa akin to. At nung sinabi raw ng Panginoon sa kanya na mag-submit siya kay Adan, hindi daw siya pumayag, at dahil na-realize niya na hindi daw sila pantay ni Adan. Nung tinurn down niya raw yung offer at bumalik sa Garden of Eden, no? She ended up becoming one of the very first demons. And then God made Eve from Adam. Crazy. So siya'y parang pang-unang Eva talaga, ganun, no? Bagong impormasyon sa akin to, ngayon ko lang nalaman to sa totoo lang. Pero si Lilith, familiar na sa akin, naririnig-rinig ko na rin yan eh. May nabasa pa daw siya na anghel na tinatawag na Metatron, no? Who was second to only God, supposedly. When God gifted him with his new angel body, he had 365 eyes. From all this, knowing whoever Satan was, and knowing that he wasn't just an angel, but the highest class and the most beautiful angel of all the heavens. Ano kaya ang itsura ni Satan? Accurately, from the texts, no? Gawin natin sa mga susunod. Everything about the Illuminati and the eye that sees all makes sense as well. Naaalala nyo daw ba na sinabi sa Bible? Ako hindi ko alam dahil hindi ako biblical. Sabi daw, angels never sleep. Makes sense na daw. Eto pa isa, last ha. Bago natin mag-i-end tong video natin ngayong araw. Alam nyo ba na gumawa ng planeta ang Panginoon? Hindi ko alam kung sa Bible galing itong part na itong sinasabi nyo or ibang scripture. Lahat daw ng mga anghel sinabi na yun ang pinakamagandang bagay sa buong universe. Pero may nangyari daw, naging disaster yon. Tapos ginawa ng Panginoon yung reality natin ngayon in 6 days. Parang prequel story, no? Prequel. Parang ang ganda kung magkakaroon ng pelikula to para mas maintindihan ko din. Okay, sabi niya pa ito last, huling hirit niya. Of course, ganito ang itsura ng mga anghel, pero alam niyo ba kung ano daw ang itsura ng mga demonyo? Nako, gawin natin yan sa susunod na mga episode natin. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa ano natin ngayon. Curious ako, ano itsura ni, yung accurate na itsura ni Satan? Huwag nyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-explore pa natin lahat yan. So kayo, pag sinasabi mga anghel at mga demonyo, ano yung imahe na pumapasok sa isip nyo? Comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clavita 30. I love you guys.